Good morning. Papasok ako ngayon sa trabaho. Ito po, nasa harap po ako ng Sunli. Sarado pa po. Lahat ng shop dito ay sabay-sabay ng bukas ng 10 o'clock in the morning. Alright. 10 o'clock in the morning, sabay-sabay po papasok yung shop. Sabay-sabay po pa bubukas yung shop dito sa Brunei. So ngayon, naglalakad na ako. Dadaan po ako doon sa Suki kong Filipina na nagluluto ng pagkain. Sa kanya ako palagi nag-o-order ng pagkain ko. Ang lagi ang niluluto ay pansit, ginataang kalabasa, lugaw, or bilo-bilo. So, madaanan ko yung Chinese restaurant na lagi kong tinatapawan. Yung pag-take out, ang tawag dito sa kanila ay tapaw. Yun ay take out, tapaw ang tawag dito sa Brunei. So, ito yung Chinese restaurant. Dito ako nabibili palagi sa Golden Lake Chinese restaurant. So, tatawid na ako. Kasi dadaan ako doon sa kay Filipina, kay Ate Bibi, kasi dadaanan ko yung aking pansit. Tapos ito din yung isang tindahan, dito ako lagi nagtatapaw sa Indonesian food. So may car wash din dito. Ayan, may car wash. Ayan. Alright. So, paakyat na ako sa room ni Ate Bibi. So, paakyat na ako dito kasi dadaanan ko ang kanya pansit. Alright. Paakyat na ako sa kanyang stop house. So, papasok na ako, ha? Alright. Ate Bibi. Ate Bibi. Mukhang close ata si Ate Bibi, parang walang tao. Sige ah, bye-bye ah. Ay, check ko ulit kasi 2 minutes. Ay. Ate Bibi? Good morning, Ate Bibi. Nasaan ka na? Ate Bibi? Why? Saan ka na? Ay. Oh my god! Sige. Yung saging at saka pansit, $1. Uh-huh. Tapos yung mabipsilog, $2. Ito lang, bipsilog lang ako. Bipsilog lang ako. Ha? Ito lang, bipsilog. Oh, bayaran ko na tapos alis na ako. Alagay mo lang dyan. Magkano nga to? $1? $2. $2. Oh, sige ha. Okay. Iiwan ko na lang dito, te ha. Okay, bye. Okay. Hello guys, ito na yung bipsilog na order ko kay Ate Lily. Filipina po siya. $2 po siya. $2 lipsilog. Pansit. Yeah, pansit. Also dito, maroya. Yeah, maroya. Or, tinatawag dito ay kikor pisang. Alright. Thank you very much. Bye. See you later. A few moments later. Alright guys, andito ako ngayon sa inyong harapan. So, ako ay papasok na sa aking trabaho. Ako ay naglalakad na. Galing ako doon kay Ate Bibi at dinaanan ko lang yung aking pansit. Ano? Hindi pala pansit ang kinuha ko. Ang kinuha ko ay beef silog. At 2 ringgit. Ang 2 ringgit, $2. In Philippine money, sa $2, 70 pesos in piso. Oh, so, nandito na ako, naglalakad na rin ako ulit, ha? Kasi, ako lang mag-isa kasi iniwanan ko yung aking mga katrabaho nandun kasi nagbibihis pa, na naliligo pa. So, ako, early ako nagigising kasi naglalaba talaga ako tuwing umaga para hindi na maipon yung aking labahan.
So 10 o'clock pa na ng pasok, pero mas maaga pa din akong pumapasok kasi naglilinis pa rin kami sa shop, diba? So para hindi nahingalin. Alright. Ito, may maliit na clinic na dinadaanan ko. Ito, maliit siya na clinic. Kakabukas lang. Alright. So, hindi naman ako hinihingala, no? Kasi payat naman ako, slim naman ako, at maintain ko yung katawan ko. Ito, guys, ipakita ko sa inyo. Akala ninyo dito sa Brunei ay walang malunggay? Meron ding malunggay. Tingnan nyo ito. At saka mayroon ding pandan. So ang may-ari niyan, Filipino din si Mark. Si Mark. So guys, pakita ko sa inyo yung aloe vera ng Brunei. So masarap talaga ng aloe vera ng Brunei. So namangha ko dito sa aloe vera na to kasi sobrang laki siya, guys. Ito yung aloe vera ng Brunei. Ayan, so malaki siya talaga, oh. Tingnan nyo, masarap talaga siya kasi bumili talaga ako at kumakain talaga ako ng aloe vera dito. Ayan, sobrang sarap po siya. Ayan, sobrang laki ng aloe vera na ito, guys, ha. Alright. So ipapakita ko naman sa inyo, mga guys, yung tanglad. Mayroong tanglad dito sa Brunei also. Siyempre parang kapitbahay din naman to ng Pilipinas, si eh. Kaya may tanglad din sa eto. Ito yung tanglad. Alright. May tanglad din dito sa Brunei. So ang may-ari nito ay Filipino. Filipino din ang may-ari. Siyempre walang iba kundi si Mark pa rin yung may-ari nito. Siya ang nagtatanim dito. Dun sa taas, nasa second floor ata siya nakatera. So malapit lang dun sa shop namin. So papunta na ako sa shop. Sa trabaho. Dito may maliit din na ring, nagbabasket dito mga Filipino or so. Filipino. Alright. Papasok na ako sa Brunei. Papasok na ako sa trabaho. Sa Batu Bersurat, Little Soho. Okay. So ganito lang dito yung ano ko, nagbi-video-video lang ako. Pero trip lang ito kasi ganun talaga. Kailangan libangin talaga yung sarili niya, sarili natin para ito yung shop namin. Ito yung shop namin kasi sa likod, sa likod ako dumaan, sa likod. Yan, sa likod. Means grooming, he keep it handsome. So, ayun. Ito yung building. Ito din yung mga stall na ito. Ayan, for sale po siya. Ayan, for sale po siya. And for rent, kasi wala pang nagtitinda dito. So katabi namin sa shop, pinsan dito rin ako nag-o-order ng aking nasi. Ang nasi na tinatawag, only rice. This one. Sa coffee field, dito ako lagi nagtatapaw ng nasi. Ang nasi ay 50 cents. Sa Pilipinas, 50 cent is how much that? 35 pesos in Philippines. So maraming katabi dito na pwedeng pagkakainan. Minsan dito rin ako bumibili ng aking juice, ang Wellmark. Ayan, Wellmark. Ito din ako nabibili. Mayroon dito ang Meat All You Can Korean. Meat All You Can Korean. And also this one, the Food Hub. Premium Food Hub. Sa taas food court. So sa taas doon, may mga Filipino din doon na nakatira. Kasi dito sa Brunei, yung mga building dito sa ilalim ay mga shop ng mga groceries, kainan, pero sa second floor or third floor, ano na siya, paupahan na siya ng mga foreign. Nag-uupa yan mga Indian, Bangladesh, Filipino, from the other country, yun dito. So nandito na ako sa lobby, ito yung entrance ng lobby ng pinapasukan kasi wala pang masyadong tao dito.
kasi nga masyado pang maaga. Kasi yun nga yung sinasabi ko sa inyo na dito sa Brunei ay sabay-sabay lahat magbubukas yung shop 10 o'clock in the morning. Tapos sa gabi din, sabay-sabay din magku-close. Kaya disiplinado talaga yung mga tao dito. So, dito yung sa shop namin. Ayan, ipapakita ko sa inyo sa shop namin malapit. Meron din naman dito na waterfalls na maliit laang. Ayan, minsan may nakikita ako ditong mga unggoy na naglalaro. Kasi dyan sa gubat na yan, daming unggoy ako nakikita dyan. Ayan. So, okay. Yung sa gubat na yun, maraming unggoy dyan minsan eh. So, ayan. Ayan. Alright, okay. So, pinakita ko na sa inyo yung Batu Bersurat. Alright, paikot naman tayo dito sa kabila. Kasi papasok na tayo eh. Alright. Para ako pala ngatang mag-isa. So, nandito na tayo sa harapan ng shop. Ang tabi ng shop namin ay Coffee Field. Ito yung Coffee Field, hindi pa nagbubukas. So magbubukas pa to ng 10 o'clock in the morning. Kami din, 10 o'clock din kami nagbo-morning. 10 o'clock din kami nag-o-open. Kaya kailangan namin pumasok ng maaga para eto na yung shop namin, men's grooming, keep it handsome. Okay, bye-bye. Magbubukas na ako ng pinto namin. Bye! Meanwhile, a few moments later. Hello, good morning everybody. Sa inyong lahat, po sa inyong lahat ng Tagalog pa. Okay, nandito naman ako ngayon, nagbabalik. Nagla-live ako. Ah, hindi pala, nagbibideo pala ako sa Men's Grooming Keep It Handsome. Ngayon, ang isa kong katrabaho ay nagre-request na gusto niya ay magbibideo. Ngayon, ay nandito siya! Yeah! Hello! Kailangan lang mahay, mataas ang hyper, kailangan magiging hyper ka. Kasi dalawang oras na ang tulog ko. Alright, so ngayon ipapakita ko sa inyo yung massage facial room first. This is the facial room. And also sa massage room because kami na yung client namin. So nagmamadali akong i-video dito. Alright. Nandito na yung client namin. So, ipapakita ko na ngayon ang susunod na room. Ito yung room na ito yung room namin for foot massage. So, I need to open the light. Okay, I open the light. This is the foot massage area. Alright. Dito ako nagpo-foot massage, nagpo-foot spa at mani-pedi. So, pupunta tayo sa ito sa barber area. This is the barber area. So, nag-iisa lang yung barbers namin. Ang pangalan niya yung CG. Yung kanina napakilala siya. So, okay. See you later. So, kailangan ko na i-end yung video ko. Maraming salamat mga pag-viewers. Bye!